Hello, good morning, welcome to my vlog. Amalia's here, welcome to my channel. Ayan guys, andito po ako sa aking teritoryo, aking kitchen. Ayan. Ngayon guys, di ba, shinare ko na sa inyo before na meron po kaming guest na walong tao from Kuwait. Ngayon, sana nakita nyo yun sa aking my story na nag-prepare po ako ng magandang table at nagpasalamat po ang aking Madam Ski at sinabi niya po na nice catering at yung aking boss naman na lalaki ay sinabi niya na thank you so much. Ngayon, ako din po ay nagpapasalamat dahil nagawa ko yung aking tungkulin, 'di ba? Guys, andito ako guys sa aking kusina at ngayon ay ibabalik ko na po itong mga pinaggamitan nila last night. Kasi kagabi wala na akong chance na maghugas dahil natulog po ako ay alauna na ng gabi. At hindi ko na hinantay sila dahil umuwi sila ng 1:30 na ngayon, guys. Ito po yung aking mga pinaggamitan na dapat ko nang ibalik sa kanilang lungga. Ayan, guys. Ayan. Ito po yung red tea at ito yung gahwa at ayan yung mga ginamit nilang spoon and fork at saka ito po yung pinggan, ito po yung sweets at papakita ko sa inyo guys yung mga foods na hindi nila naubos. Ito po yung mashbush shrimp at yung mashbush shrimp yun po ang mabenta. Ayan. Ayan guys, konti na lang yung natira. Pero yung white rice ay wala masyadong kumain. At ito naman po ay ang red rice na matamis. Dahil yan po ang pinapartner nila sa isda. Pag may pinirito pong isda, yan po talaga ang kanilang. Ayan, yung 3 kilos ko po na isda, ayan na lang ang natira. Ayan, nagpapasalamat ako at nag-enjoy sila na kumain. At meron pa po yan, yung curry fish. Ayan, guys. Ayan ang aming ref, punong-puno ng foods. Ito yung muesli. Ito naman po yung curry fish. At may soup kami doon. At yung aming bonggang-bonggang salad. Ayan, hindi naubos. Ayan, guys, ang aming salad. At ayan yung ice cream cake. Ayan, kagabi po ay nag-cut ako ng ice cream cake ng 8 piraso. Bali 10 pieces kasi sa akin at saka yung alaga ko kumain. Yung isa kong alaga ay natulog na siya. At ito po ang mga gift nila sa aking Madam Ski. Ito po ay mga chocolates. At ganun po sila guys pag may mga bisita. Nagdadala talaga sila ng mga kanya-kanyang gift para sa aking madam. Last time, nagbigay sila ng napakagandang flowers, minsan mga sweets, at meron pa po doon sa labas na mga sweets na ipapakita ko sa inyo. At sana, ayan, pakita ko. Ayan po ay ang traditional sweets, ay mga nuts. This one, and this is the traditional sweets, the gamat. And then, ito po yung sweets na ginawa ng aking madam. Yung sweets na yan, guys, ay traditional sweets. At yan po ay ang gay mat. At nandito po ako. Kagabi ay dito ako nag-prepare ng mga foods. Inalis ko tong stuff na to. Ngayon, binalik ko na siya. At ito po yung mga ginamit nilang pickles. Ayan. Ito po yung mango pickle. At ito naman po ang lime pickle. At ito. Ayan. Mga ganyan. At ito yung kanilang dates. At dates. Dried dates. At ang aking napakagandang flowers. Ayan. Ayan guys. At ang aking flowers po ay everyday meron akong flowers sa loob ng bahay. At ito ay nalanta na ang bonggabilya kong flowers. At everyday po ay nag-harvest ako ng flowers sa labas.
kasi palagi po kaming gusto ko yung bahay laging may bulaklak. Hindi ako pinagbabawalan nila kung anong ginagawa kong dekorasyon sa loob ng bahay. Ayan, kahit nagkakandalang tanayan, hindi yan tinatapo ng Madam Skiko kasi ayaw nila na pakialaman ko yung mga ginagawa kong mga dekorasyon na mga halahalaman, gaya nito. Ayan guys, ako po ang may pakana nito. Ito po ay ang bamboo. Bamboo na hinati-hati ko siya. Diba kung nakita nyo doon yung isang roses doon na may bamboo din. Tapos nagkaroon na siya ng mga ugat. Ayan, nagkaroon na siya ng mga talbos. Ayan. Ina-appreciate nila yung mga bagay-bagay na ginagawa ko dito sa loob ng bahay. Yung paglalagay ko ng mga halaman at lalong-lalo na yung mga halaman sa labas kasi ako talaga ang nag-aalaga ng mga yun. Kasi ganun talaga ako guys, mahilig ako sa halaman at hindi pinapakialaman ng madam ko yan pag ako naglagay dyan ng mga flowers, kahit na magkandalang talanta yan, hindi nila yan ipapakialaman at itatapon. At ganun po ako dito sa loob ng bahay. Parang ako na dito yung mayordoma, ganun. Kasi 7 years na po ako dito. 7 years is not bad, 'di ba? Kaya ayan guys, nag-vlog ako ulit, 'di ba? Na-share ko na po ito sa aking live kasi nagla-live ako at nagpapasalamat ako guys dahil marami na pong nanonood ng aking live. Thank you so much at kakaririn ko na yata ang pagla-live ko at everyday magsi-share ako sa inyo. Abangan niyo palagi ang aking live sa kabilang dako, ganon. At ayan guys, nagpapasalamat ako at kulang ako sa tulog. Alam nyo, natulog ako ng alauna at nagising ako ng alas 6 kasi yung madam ko po ay may pasok pa. At yung alaga kong isa ay may pasok din at yung isa kong alaga ay may online class. At yung boss ko ay to the highest level ang kanyang sleeping. Ayan. Mamaya pa yan gigising ng alauna. So, ngayon, ang gagawin ko guys ay ibabalik ko na to sa kanilang lungga. Ayan. Yung mga ganito. Yung mga ganyan. Pupunasan ko yan guys. After ko mag-vlog ay ibabalik ko na yan sa kanilang mga lalagyan para pagdating ng aking Madam Ski ay okay na. At after that, pag nalinis ko na tong lahat, ay kakain na ako ng almusal. Gusto ko naman maging malusog at babawiin ko yung puyat at pagod. Ang dami kong ginawa kahapon guys, sobra. Dahil walo nga yung aming guest. Nagluto ako ng special na beef salona. Ang hinanda namin yung fish curry. Nagluto ako ng piniritong isda. Nagawa ako ng salad, yung vegetable salad. Tapos ayun, nilabas ko yung lahat ng mga soft drinks. Tapos nagawa yung madam ko ng yung kanin, yung madam ko na ang gumawa noon, yung matamis na kanin at saka yung white rice, yung madam ko ang gumawa noon. At saka yung mashed shrimp ang gumawa noon, yung auntie ng boss ko. Ang ginawa ko lang guys is yung pinirito ko yung isda. Tapos yung red tea and kahawa, yung madam ko na ang gumawa. So, ang contribution ko lang dun, yung pag-prepare. Kasi bawal na yung madam ko bumaba pag nandito na yung mga guest. Hindi na talaga siya bababa. At nagutom siya ng bonggang-bongga. Kasi umalis 1:30 na yung mga guest. Yung madam ko bawal bumaba, diba? After that, nung wala na yung mga bisita, hindi siya kumain dito ng mga pagkain. Ang ginawa niya, niyaya niya yung alaga kong lalaki. Kumain sila sa labas sa Jasmine's. Kasi malapit lang sa amin, dyan lang ang Jasmine's. So, hindi niya feel kumain ng rice, kaya dun siya kumain sa Jasmine's. Ayan guys, bonggang-bongga ang aking umaga at kahit po ako pagod, nakangiti pa rin, kahit na po ako haggard, walang tulog, masyadong tulog, kasi late na ako natulog, ngiti pa rin tayo guys, ganun talaga, kailangan, smile lang, positive vibes, diba? At ayan guys, sana lagi kayo manonood ng aking
cooking show, sa aking live, at magsishare ako sa inyo ng bonggang-bongga, at marami po ako talagang maisishare. Ayan, I promise you all na marami po akong isishare sa aking live. At suportahan niyo po ang aking YouTube channel. Yun lang po ang aking morning today. Ayan, hanggang dito na lang guys. At ililigpit ko na to. Bye! I love you all. Mwah!